ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang nag-uusap nga itong si Lito Balmoria at si Lily at si Winston, ay pinag-uusapan naman ito ang nangyari dito kay Enrique Vera. At doon na nga masayang-masaya itong si Lito dahil nga sa nabunutan na siya ng tinik at isa sa mga kaaway niya ang namatay. At doon na nga sa pag-uusap nilang yon ay nag-iisip itong si Lito dahil nga sa hindi pa tumatawag itong si Esteban. Ngunit lumapit itong si Lily at sinabi na may tiwala siya kay Esteban, malaki ang kapasidad ni Esteban. Kaya hindi ito pwede mag-trade sa kanila. At habang nag-uusap pa nga itong dalawa ay nakaisip si Lily ng paraan kung paano nga ba mapupuksa ang transaksyon na magaganap dito sa pagitan ni Renato at ng iba pang mga dayuhan. At habang magkausap nga etong si Lito at saka etong si Lily, ay sinabi nitong si Lito dito kay Lily na sa norte magaganap ang transaksyon nitong si Renato Hipolito at magiging leader ng transaksyon nito ay walang iba kung hindi etong si Jacob. At yun yung pagkakataon nila para makabawi. At doon na nga nagsimula na may isip ni Lily ang pwedeng tawagan sa norte. At yun ay ang nag-iisang kingpin ng norte na walang iba kung hindi etong si Don Ignacio Guillermo. At doon na nga nakaisip ng paraan etong si Lily para tawagan etong si Don Ignacio. At sinabi ni Lily dito kay Don Ignacio na may i-o-offer itong napakalaking halaga na transaksyon at negosyo. At doon na nga nagsimula na sabihin itong si Don Ignacio dito kay Lily na pwede itong pumunta sa kanya at tamang-tama dahil may magaganap siya na napakalaking exhibit event. At doon na nga nagsimula na sabihin ni Lily na baka may magduda kapag ka nagpunta siya. Ngunit sinabi nitong si Don Ignacio na walang magdududa, tamang-tama at si Lily ang gagawin itong guest. At doon na nga nagsimula na magkasundo etong si Don Ignacio at saka etong si Lily. Sa kabilang banda naman, habang naglalakad pa rin ang Task Force Aguila at naghahanap ng matutuluyan, ay sakto naman na nakakita etong si Nacardo Dalisay ng house for rent. At doon na nga nagsimula na pumunta etong si Diana at saka etong si Major Opeña para itanong kung magkano ang bahay. At nang kinausap na nga nitong si Diana at ni Major Opeña ang may-ari ng bahay, ay tuwang-tuwa naman ito na napapayag gamay-ari ng bahay. Sa kabilang banda naman, habang itong si Mara ay abalang-abala sa pagbablog, ay nakapasok naman ito sa isang hotel. At doon na nga nagsimula na magtingin-tingin itong si Mara ng mga painting na magaganda na nakasabit sa isang hotel. At habang nagtitingin nga itong si Mara, ay may lumapit sa kanya na isang tauhan itong si Don Ignacio at tinanong ito kung ano ang ginagawa nito. At doon na nga sinabi nitong si Mara na nagbablog siya. Ibinablog niya ang mga nakikita niya na magagandang lugar at mga magagandang bagay. At doon na nga nagsimula na maging interesado sa kanya ang tauhan itong si Don Ignacio at pinasunod pa ito para makita ang magaganda pa nilang painting at para makita ang isa sa pinakamagandang obra maestra nitong si Don Ignacio. At habang nagtitingin nga itong si Mara ay iniwan naman ito ng tauhan itong si Don Ignacio. At doon na nga nagsimula na magsiyasat at magmasid itong si Mara dito sa nangyayari sa hotel. At habang nagmamasid nga ito ay sinabi sa kanya ng isang tauhan itong si Don Ignacio na may magandang exhibit na kung pwedeng bumalik ito kinabukasan dahil sa pupunta ang First Lady ng bansa. At doon na nga tuwan-tuwa itong si Mara dahil nga sa may plano siyang isasagawa kasama ang kanyang ama. At na makaalis na nga ang tauhan itong si Don Ignacio ay nagsulisit pa at nagtingin-tingin pa itong si Mara sa mga sulok at pinagpipitsura ng mga pinto na nakikita nito at mga litrato at mga hagda na pwede nilang madaanan. At doon na nga sa pagtitingin na yung yon ay nakakita siya ng isang pinakamagandang painting na kanyang pinitsuran din. At habang naglalakad pa nga itong si Mara at nakakita ng pagkakataon para tawagan ang kanyang ama, ay tumawag na ito sa kanyang ama't ina at sinabi na kumpirmado nga na magaganap nga sa hotel na yon ng isang pinakamagandang event at pupunta ang First Lady ng bansa. At doon na nga masaya ang ama nitong si Mara nang malaman iyon. Sa kabilang banda naman, habang pumasok nga itong Task Force Aguila sa bahay na kanilang mauupahan, ay sakto naman na nag-iingay ang mga kasamahan itong si Nacardo Dalisay. Kaya naman lumabas itong si Cardo Dalisay at pinagsabihan ang kanyang mga kasamahan. At habang pinagsasabihan nga ni Cardo Dalisay ang kanyang mga kasamahan, ay bigla naman dumating ang may-ari ng bahay at hinahanap itong si General Oligario at itong si Major Opeña. At doon na nga nagsimula na magtago ang mga kasamahan nitong si Cardo Dalisay. Sa kabilang banda naman, habang magkausap nga itong si Lily at saka itong si Don Ignacio, ay ito naman si Don Ignacio ay nag-iisip kung paano nga ba ang mangyayari pagdating nitong First Lady at kung ano nga ba ang kailangan nito sa kanya. At doon na nga nagsimula na lumapit itong si Lucia dito kay Don Ignacio at sinabi na paano ang isa nilang guest. At doon na nga sinabi na pasigaw nitong si Don Ignacio na hindi na niya problema yon. Ano ba
ang pinagagagawa ng mga tauhan ito. At doon na nga nagsimula na mataranta itong si Lucia at tumawag dito sa isa nilang tauhan na nasa hotel at sinabi na pagka hindi nito inayos ang ginagawa nito ay alam na nito ang mangyayari sa kanya. Kailangang ayusin nito dahil pupunta nga ang First Lady. Sa inyong palagay, magiging kakampi kaya ni Cardo Dalisay ang kingpin ng Norte o magiging kalaban? Ito na rin ba ang hudyat na makakapitan ni Cardo Dalisay etong si Mara at ang ama nito? Well, yan yung kapanaparabik na dapat nating antabayaran sa ang probinsyano. At kung ikaw ay may komento at gusto sabihin sa video na ito, ay maaaring i-comment yun na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe nyo lamang po sapat na. Maraming salamat po at magandang gabi, araw po sa inyong lahat. Kamusta mga kaprombi? Isa ka ba sa gumagamit ng Laika app? Isa ka ba sa laging nagbababad sa Laika app? Well, kung isa ka sa laging gumagamit ng Laika app, ay hinihiling ko sa iyo na suportahan niyo po sana ang aking Laika account. Ayan po yung aking Laika account. Sana po suportahan po natin. I-follow niyo po ako and then ipa-follow pa ko po kayo. Tulungan po tayo. Tutulungan niyo ako and then tutulungan ko po kayo. At kung ikaw naman ay isa sa gumagamit ng Instagram, ay pwede niyo naman po akong i-follow sa ating Instagram. Ayan po yung aking Instagram account. Ayan. Suportahan niyo po sana ako and then susuportahan ko din po kayo. I-follow niyo po ako and then ipa-follow pa ko po kayo. And kung may TikTok naman po kayo, pwede niyo naman po akong i-follow sa ating TikTok account. Ayan po yung ating TikTok account. Pwede nyo po akong i-follow dyan. And then kung ikaw naman ay laging nagbababad sa Facebook, ay hinihiling ko po sa inyo na sana po ay i-follow nyo po ang aking Facebook page. Ayan po yung aking Facebook page. Ayan po. Sana po ay i-follow nyo din po ako para ma-follow back ko din po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel at sa lahat po ng ating ini-upload ng mga video. Maraming salamat pong muli mga kaprombi. At sana po ay suportahan nyo pa po ang Provinsyano at ang ABS-CBN. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Malimo, batang genyong walang inuurungan, handang humarap, handang makipagsagutan, tutulungan niya ang mga naaapi.